13 ang Starlock ko dito sa Metric at naisipan ko rin ang mag-rank game para naman madagdagan yung Starlock ko. Ang tanong, madadagdagan nga ba? Game number 1. Siyempre, ito yung pinakaunang laro ko kasi ka game number 1, diba? Nangigigil na naman ako sa inyo. Nakakalungkot, bakit S2 ako? Hindi ako nilagay doon sa mga tao na magbaban. OMG, sayang naman! Hindi ko alam kung saang planeta ba galing to si S5, pero ang ipinapaban ng mga kasapi ko ay si Kime, which is ang ayon din naman ako kasi ang hirap kalaban ngayon ni Kime. Hanggang sa ayon, si Invisi Girl yung bilan niya. Dito na nga magsisimula lahat ng kaguluhan nang si Kime ay mapili ng kalaban. Nag-chat si S4 na Kime daw ang banda pa. Ito namang si S5, bida-bida, feeling strong ka? Tapos si S3, napakabigla ng saltit niya. Anong kanseran sinasabi mo? Ang tinu naman ang pick namin ni S1. Tapos nag-autolock siya ng cable girl. Hindi ko alam kung kumakapit ba yung cable niyan. Tapos ayan, meron kaming magandang explainer na pinili. Kahit paano may silbi ka naman pala, S4. Ay, Jay, kay binabawi ko na. Hoy, wag kang feeling high points dyan. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Hanggang sa ending, nakisali yung isa. Nakisali pa yung isa. Edi nagtatrash 2 ka na sila. Tapos si S5, napikon na. Edi nilabas niya na yung secret weapon niya. At dito na po nagtatapos ang video ito. Dahil automatic, alam niyo na kung anong mangyayari dito. Magsasayang lang ako ng oras ko. Minsan na nga lang ako maglaro ng rank game para sana madagdagan yung Starlock ko. Pero yung mga kasapi na binigay, bakit naman ganito? Habang busy sila sa pag-aaway, ako naman may sariling buhay. Pilit akong nagdidepensa. Hindi ko rin alam kung ano yung pinaglalaban ko dito. Pero umaasa ako na baka may himala at kami ay manalo. Kala ko naman okay yung Bruhilda. Ganun din pala siya. Walang pinagkaiba sa kanila. Wow, wow, galing. Nakuha pang mag-command. Ewan ko ba dito kay Montun, may pa-report-report button pa kayong nalalaman. Eh yung mga toxic players, hindi naman nababawasan. Sayang, medyo nakakabangon na sana yung ekonomiya namin dito para mabugbog namin yung mayayabang na kalabang ito. Medyo may hangin din sa ulo yung mga kalaban namin dito. Pero ano nga bang magagawa ko? Depit! Wow, galing! Sabi ko maglalaro ako para madagdagan yung Starlock ko. Hay nako, naglaro na naman ako ng ML para sumakit ang ulo ko. Game number 2. Siyempre kahit stress at sakit sa ulo yung unang inabot ko, hindi po tayo nadala. Umulit pa rin ako. Sa game na to, nararamdaman ko na mukha namang walang gagamit ng Layla de Lima, kaya ipinagpaliban ko muna ang pagbaban sa kanya at pumili ako ng iba. Hindi ko matandaan kung saan ko to nabalitaan, pero ang sabi, kapag ginamit mo si Girl Chanak na Angela, ay magkakaroon ka ng dagdag na Starla. Kaya naman sa round na ito, pinili ko siya. Hanggang sa ayan, nakabuo kami ng lineup na kahit pa paano ay maganda. Tamang-tama, merong Odessa Maris Swan at nandiyan naman si Bunana para kontrahin yan. Early game pa lang, lumalabas na agad yung kaasiman ko. Nag-i-invasion na ako dito sa red bat nila at Tililing, bilisan mo, siguraduhin mong makukuha mo yan. Pero si Tililing, hindi yata marunong mag-retrieve, binigay pa rin kay Harley. Gawin mo na lang siyang bat, bilisan mo, tapos napatay niya. Si Odessa Marie naman, galit na galit sa akin. Nag-flicker pa, pinatay ako, may pa-emote ka pa, ikaw din, patay ka. Hindi yan solid, boy! Support lang ako! Ito yung next na obligasyon ko, sumama agad ako dito sa patortol nila. At si Odessa, kakanta ka pa, wala na, paos ka na, manahimik ka dyan ha. Sige Tililing, hiwain mo yan, wala nang gagawin yan, design na yan dyan sa lupa. Eh di ka katapos ko lang sumanib dito, no? Ayan, kitang-kita nyo, cooldown pa yung sanib ko. Pinasaliban ko ang buong barangay, maliban na lang dun sa isang kasapi ko. Wow, gusto niya pa ng sapi. Samantalang wala na nga siyang ibang ginawa kung hindi ang mag-brawl sa mid lane ng mag-isa. Yes, Tililing, thank you so much. Exactly, that's what I'm talking about. Opanis, English. Hindi ito na, kay nagmamarcha na kami dito. Akala ko makamit na namin ang tagumpay. Pero si Odessa, kumanta na naman. Namatay si Mea, namatay yung iba kong kasama. Pero ako ay buhay pa. Di hindi namin na-end. Tapos si Father Bumoses pa. Big
Story! Yes! Nadagdagan na ulit ng star na ako! Ay naku, brother! Kung ako sa'yo, magmisa ka na lang sa bangkay ng mga kasapi mo! Game number 3! Dito sa round na to, naging mapayapa ang buhay ko dahil nag-a-adjust lang mga kasapi ko at walang may saltik sa ulo. Nagpakita ako ng father ko at nagsabi ako na magro-room ako, kaya itong si S3 sinabihan si S1 na mag-explain na lang daw at buti pumayag si S1. Hanggang sa ito yung nabuo naming line-up. Medyo nakakatakot yung lineup ng kalaban kumpara sa lineup namin, pero carry lang naman. Tahimik lang maglaro yung mga kasapi ko dito, walang maingay na nag-chat-chat, walang pasikat, walang bida-bida. Tapos ayan, ang ending, alam nyo na. Victory! OMG, I'm so happy! Oh, kita nyo, lahat kami may ambag sa mundo. Game number 4. Dito sa round na ito, bago pa ako mag-start, naisip ko na agad na si Pugo ang gagamitin ko. Wala lang, trip ko lang mag-iba-ibang support heroes. Kaya naman, ayan, shino ko na kasi nga, desidido na talaga ako na magpupugo ako. Pero nung nakita kong tumapat sa Layla Dilema, nagbago yung isip ko at inalis ko muna. Pero buti bumalik yung tornilyo sa utak niya at pinalitan niya ng iba. E di ito na, nalalapit na ang oras ng pamimili ko. Hindi pa man ako nakapili, si S4 nagde-decision na ng hero. Pugo talaga yung gusto ko eh. Ayan na nga, oh, bibindutin ko na. Pero si S1 nagde-decision din. Si father daw ang gamitin ko. Kaya naman, pinagbigyan ko sila. Palagi kong sinasabi na piliin nyo kung anong gusto nyong hero, hindi kung ano yung sinuggest ng iba. Pero ako mismo, hindi ko yun na-i-apply sa sarili ko. O ayan, kitang-kita, cool down lahat ng heal ko. Nahihirapan akong maghabol sa kanila kasi hiwalay-walay sila. Ayun, nagsuggest-suggest ng hero, tapos ganyan ang gagawin niya. Namatay na dito si Johed lahat-lahat, hindi ko naabutan kasi ang bagal nga lumakad ng hero ko. O ayan, matuto na tayo, napiliin niyo ang hero na gusto niyo, hindi kung ano yung sinuggest ng kasapi niyo. Depit! Wala din, bumalik lang din yung style ako. Yoko na nga. O bakit? Hindi masama na minsan meron kang panso dyan sa history mo. Yoko na, tigilan natin tong kalokohan na to.